Are you amazing? Amazing. Amazing, 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 Rage! Yay! Hello, amazing, 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 amazing people! So today is, ano bang date ngayon? October 31, mga ka-amazing. At ayan, gagigising ko lang. Grabe, late na ako. Nagising alas 9 na ng umaga, mga ka-amazing. Medyo napuyat. May mga tinapos akong trabaho, mga ka-amazing. Kaya pasensya na kung talagang sobrang madalang ako mag-upload ng video. Pero syempre, dahil gusto natin ito na ma-share ang good vibes, especially regarding sa mga halaman. Kaya lagi akong nagbabalik, mga ka-amazing. So yun, mga ka-amazing, ang i-vlog natin today is about indoor plants. Kasi mga ka-amazing, maraming nagtatanong sa akin ng mga kaibigan ko at syempre mga kaibigan natin dito sa YouTube regarding sa kung anong mga halaman ang best na ilagay sa loob ng bahay. So ito mga halaman ko sa likod, nandito sila sa aming dating veranda or terrace. Kaya lang pinacovered ko, so parang considered na lang ito as aming family area. So family area namin dito. So ito yung ngayon, ito yung pinaka best spot ng aming family pag nagkukwentuhan kami. Yan, kasi medyo napapaligiran kami ng maraming veins. Ayan. Pero yung mga nasa wall, mga ka-amazing, yan, as you can see yung nasa wall natin, syempre hindi siya totoong halaman, mga artificial lang. For the meantime, para makuha muna natin yung parang tropical ambience or effect sa wall. Kaya ganyan muna pansamantala. So yun na, mga ka-amazing. Halika kayo at iisa-isahin ko na sa inyo yung aking mga halaman na nandito sa loob ng aming bahay at saka yung nandoon sa aming living area. Halika kayo, samahan niyo ako. Okay, sige mga ka-amazing, mag-start tayo sa side na to. Yan, papunta doon. Yan, papunta doon sa side na yan. So, start muna tayo dito. Ito mga ka-amazing, hindi ito totoong halaman din. Marami ding nagtanong sa akin nung naging background ko yan doon sa isa kong vlog. Kung totoo daw ba yan. So mga ka-amazing, so to say, hindi po. Artificial lang din siya. So ito, hindi ko maalala kung ito, o feeling ko yung isa ata yung vlog ko, yung aking vlog regarding cacti and succulents. Hindi ito yon, pero yan, ipakita na rin na lang din natin sa inyo, mga ka-amazing, at isa-isahin natin. With regard sa mga cactus, mga ka-amazing, hindi ako familiar sa mga pangalan nila, pero dito sa mga succulents, like ito, Howarthia to, and then ito, Fred Ives. Ito ay, dapat ay pink siya, kasi pink shadelet, pero dahil maulan ngayon, hindi ko siya ma-stress sa araw, so parang ganyan lang ang kulay niyan. And then, ito, ayan, cactus pa rin, cactus, mga ka-amazing. And then, ito, alam ko ito, mga ka-amazing, itong halaman na to is parang variegated ng rubber plant. Hindi ako nagkakamali. Kung alam niyo yung pangalan nito, mga ka-amazing, please comment below. And then, yan, itong ating mga jade plant. Ito, jade plant. Yan, jade plant yan. Yan, ito may nalaga sa dahon. Nakakatuwa ito, mga ka-amazing, kasi meron na siyang ugat. Yan, no? So, pwede rin palang i-propagate ang jade plant through yung parang mga natanggal niya na dahon. So, talagang succulents din ang ating jade plant. So, lagay ko muna doon. Antayin natin na talagang tubuan siya ng mga dahon or noong maliit na pop. Try natin. Abangan natin yan, mga ka-amazing. And then next, ito mga ka-amazing. Ang alam ko ang tawag dito, mga ka-amazing, ay Alopecia cucuta. Kung mali ako, mga ka-amazing, please comment below. Kasi alam ko Alopecia cucuta yan. So family din siya ng Alopecia. Ayan. Medyo, diba mukha siyang plastic, mga ka-amazing? Pero totoo yan. Totoo ang halaman siya. Ang ganda kasi, oh. Ayan. And next natin, mga ka-amazing, is ito. Sansevieria. Ayan. Yung dwarf natin na Sansevieria, mga ka-amazing. Ito. Yan, ito. And then, meron din ulit akong cactus dito. And then, eto, hindi ko sure, alam ko Sansevieria to, mga ka-amazing. So, sobrang dami kasi na klase na Sansevieria.
Hindi ko naman memorize lahat mga ka-amazing. Ito ba yung tinatawag? Hindi naman ito yung Silver Queen. O ito yung Robusta. So it's either. Nakakatawa kasi mga ka-amazing kasi. Ayan, oh, meron na din siyang puff doon. Kita nyo? Ayan, oh, yehey! May puff na siya. Ang cute. And, yung mga nagtatanong sa akin, mga ka-amazing, regarding doon sa aking mga dish garden ornamental. Ayan, may mga nagtanong kasi, parang yung iba, kung kamusta daw ba yung aking dish garden na yon, kung nabuhay daw ba. So, ayan, as you can see, mga ka-amazing, nabuhay po siya. At yan, at makikita nyo, sobrang ganda. Naku, kahit yung aking photos, Enjoy. Tama ba? Enjoy yung pangalan nito. Enjoy na photos. Ayan. Ayan, oh. Parang umano na siya dito sa ating parsley. Tama ba? Garden parsley ang tawag dito, mga ka-amazing. Yan. Parang sumama na siya kay garden parsley. Nagsama na silang dalawa. Tapos mga ka-amazing, nung una, akala ko itong halaman na ito is yung dwarf caladium. Kasi ganito yung dahon niya nung actually, maliit pa to noon nung ginawa ko tong dish garden na to, mga ka-amazing. Akala ko kasi, yan. Akala ko kasi, ano to, dwarf caladium, kaya nilagay ko siya dito. And then, nung medyo lumaki na siya, Diyos ko, nalaman ko, syngonium pala to. Diba, yan o, syngonium. Eh, medyo lumalaki yung syngonium. So, ngayon, nag-iisip ako, mga ka-amazing, baka tanggalin ko siya dyan. Kasi, syempre, hindi siya pwedeng nandito kasi lalaki yan. So, pero hindi pa lang ngayon kasi baka naman bigla siyang magtampo. So, at hindi naman siya ganun nakaka-apekto doon sa iba kong halaman. Ang nga pala ito, mga ka-amazing, is succulent to, mga ka-amazing. Happy bean ang tawag dyan. And then ito, cryptanthus. Ito, bromeliad siya. Tapos, nag-search ako, mga ka-amazing, kasi ito palang mga cryptanthus, kapag pala ito ay nanganak na. Ayan, oh. Ang pangit na kanya kasi, ang ganda-ganda niya yung dati, ipakita ko yung dati niyang itsura. Parang ganyan, di ba? Ganyan yung dati niyang itsura, mga ka-amazing. Kaya lang, nung na-search ko, ito pa na mga cryptanthus, kapag nanganak na pala siya or nagkaroon siya ng puff, yung pinaka-mother plant pala niya, parang namamamatay. And then, hanggang hindi pa siya pwedeng hihiwalay, yan, okay pa naman siya. Kaya lang yan, yung mga puff, may dalawa siyang puff. Kita niya, di ba? Ayan. And then, mga ilang, siguro isang buwan na lang o ilang buwan na lang, yun, mamamatay na itong mother and then ililipat ko na itong kanya mga babies. Yun, ayun o, oh, ang gaganda pa naman. Ayun o, oh, parang natatanggal na siya konti-onti. Ayan, mga ka-amazing. Okay, and then continue tayo sa ating iba pa. Pinagawa ko nga pala itong plant rack na ito, mga ka-amazing. Ayan. Pinagawa ko yung plant rack na yan. Dito lang sa amin sa Chaong. Ito din, mga ka-amazing. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Aglonema ba yan? Ayan, medyo may dried leaves na siya doon. Siguro dahil nga ng ano. Pero, tanggalin ko na lang yan. Ayan o. Kasi syempre siguro, medyo matagal na. Hindi naman siya parang namamatay. Actually, ang ganda-ganda nga niya dyan eh. Ngayon lang nagkaganon doon. Siguro dahil matanda na yung leaves na yon. So, gupitin ko na lang, mga ka-amazing. And then, nga pala mga ka-amazing, ayan. Shout out nga pala sa Pet Hub. Pet Hub Chaong, mga ka-amazing, yung pinagbilhan ko na itong aquarium tsaka yung mga accessories. At yun, kung kaila o kung mga naghahanap kayo, mga ka-amazing, ng mga alagang, yan, mga fish, ng mga aquarium, so punta lang kayo sa Pet Hub Chaong. And then, so ito, continue tayo. So itong nasa ibabaw ng ating aquarium, mga ka-amazing, ay mga cactus. Try kong open yung ilaw. Open natin yung ilaw. Hindi yan grow light, mga ka-amazing, ha? Ano yan? Pinaka-ilaw ng ating aquarium. Yan, ng ating sea. Pinangalanan niya ng aking pamangkin. Si Red Eye at saka si Black Eye. O, diba? Kawawa yung isa para may Black Eye. Okay, so ito yung ating mga cactus. Ayan. Ito, alam ko to dahil ito ay parang panong family ng gym, no? Pero mga ano yan? Mga cactus. Bukod dito. Yan. Ito ay cutics, succulent stock cutics ang pangalan nito, mga ka-amazing. And then yan, cactus ulit. And then ito din, mga ka-amazing, sorry oh, nag-vlog tayo tapos hindi naman natin alam yung mga pangalan ng halaman. Parang alam ko, aglonema din to, kaya lang hindi ko alam kung anong variety siya ng aglonema. Mga ka-amazing, itry kong i-search tapos ilagay ko na lang dyan sa screen yung mga pangalan ng mga hindi ko alam. Para i-search natin, mga ka-amazing. And then yon, same lang tunong dun sa kabila. Ayan, yung nandun. Same lang sila. And then, ipakita ko din, mga ka-amazing, ito. Yan, yung part na yan.
Kasi meron din akong mga mangilan-ngilang dish dyan. So ito, cryptanthus ito, mga ka-amazing. Ayan. Bromeliads din siya. And then, ayun, snake plant. Alam ko, robusta yung pangalan niyan. Pero iba siya dito eh. Parang magkaiba siya. Hindi ako sure. Pero parang magkaiba. Ayan, robusta yan. And then, ayan, ang aking aloe. Ayan, aloe to. Tsaka yung aking hawortia. Na medyo lumaki na yan. Sobrang liit yan dati. Ito pala yung ano, yan. Ito yung sinasabi ko na akala ko ito. Yan. Ito pala yun. Ito yung dwarf caladium, mga ka-amazing. Yan. Hindi siya lumalaki. So, mas maganda sana siya doon. If ever natanggalin ko na yun nandun, mga ka-amazing, yung syngonium, ipapalit ko yan. And then, ito ulit, hawortia, mga ka-amazing. Hindi ko alam ang hawortia or aloe. Please comment below, mga ka-amazing. Nakakatuwa, mga ka-amazing, kasi meron na siya mga anak, oh. Ang ganda, diba? No, nakakatuwa. Meron na siyang mga babies. Yay! Ayun din, mga ka-amazing. And then, meron ulit tayo ditong dish. Ayan. Jade, at saka yung cactus na yan. And itong ating zebra na hawortia. Ayan. Mga ka-amazing, tingnan nyo itong isa kong snake plant. Hindi ko alam kung bakit ganyan yan. Pero, sa bagay, nung nabili ko kasi yan, kasi binili ko yan, mga ka-amazing. Pero alam ko nung binili ko yan, medyo hindi na siya okay. Pero yung tumutubo naman dahon sa kanya, parang okay-okay naman na siya. So, try natin. Kung hindi siya maging okay dyan, ilipat ko din. And then, ito mga ka-amazing yan. Mga cactus talaga yan. Bukod lang dyan sa isang bromeliad na napasama. Yan, this garden ko din yan. Yan, mga ka-amazing. And next pa, mga ka-amazing, dito sa kabila pang side, yung isa pa nating dish garden. Ayan. So, magkaiba siya, mga ka-amazing ha. Iba yung nandoon, iba yung nandito. As you can see, yung garden parsley natin dito ay white and green. Yung garden parsley natin doon is pure green lang. So, ito ay, hindi ko alam kung matatawag ba itong variegated. Ayan, variegated na garden parsley. And then, meron tayong tiger. Ewan ko, itong tiger na to, pinutol ko na yan. Ayun, as you can see, pinutol ko na yan dyan. Kasi tinanim ko dyan sa tabi niya. Nabuhay naman siya, mga ka-amazing. Kaya lang, nagtataka ako, pataas siya ng pataas. Kahit yung kanyang mga bagong sibol. Ayun o. Ayun, mga ka-amazing. Ang taas niya. And then, meron din ditong, yan, bromeliads yan. Kaya along, doon sa kabila, dalawa yung puffs niya. Ito, isa lang yung puff niya. Yan o, nag-iisa lang siya, mga ka-amazing. Pero okay lang din naman. Kasi sabi nga daw, di ba, yun, ulitin ko, mamamatay din daw kasi itong mother niya pag okay na siya, pag stable na. And then, ito, hindi ko sure kung ano ba ito. Ante kasi ito, mga ka-amazing, para itong plastic. Ayan. Ayan. Try kong i-search din, mga ka-amazing, yung pangalan nito. Kung hindi ko makita, please comment below, mga ka-amazing. And then, meron din tayong whale fin. Nakakatawa itong mga whale fin na to, mga ka-amazing. Meron na rin siyang baby. Ayan, oh. Oh, hindi ba? Parang, yun nga, parang whale fin. Tapos nagkaroon siya ng baby doon. Ayan, oh. Ang cute-cute nga. Ang galing. Ayan, mga ka-amazing. And then, ito, yung cactus. Ito, alam ko pangalan nito, fish hook siya. Ayan, parang may mga hook siya. Ayan, fish hook na cactus. Ayan, isama na lang dito. Hindi po ito paid advertisement. So, hindi ako kasi nilalagay yung mga pakain ng isda ko. Ayan. Ah, medyo makalat na. Ayan. So, next, ito. Ayan, Sansevieria din ito. Yung gold and black ang tawag. Tama ba? Kung mali mga ka-amazing, please comment below. So, Sansevieria din yan. And then, dito sa ilal, eh, meron ako dito rubber plant. Rubber plant to, mga ka-amazing. Ayan. And then, dito sa ating side na to, yan. Ito yung parang pinaka-recent na vlog ko. Yung ating, pang 11th na vlog. Ito yung ating cactus and succulent this garden. So ito yung ating bromeliads, then ito yung shooting star, yan mga cactus yan. And tingnan niyo oh, naalala niyo nag-take ako ng risk, mga ka-amazing, kung mabubuhay ba itong Laxiflora na to na kinat ko lang dito. Yan makikita niyo sa screen kung saan ko siya kinat. Yan diyan ko siya kinat, and then yung pinagputulan ko itinanim ko diyan. So as in cuttings lang yan, mga ka-amazing, talaga nag-take ako ng risk kahit maganda siya kasi medyo tumahaba na, para ma-include ko siya dito sa aking dish. At
Sobrang happy ko kasi nabuhay siya talaga. Ayan o, ang ganda-ganda na niya. Yan, alam kong buhay na siya mga ka-amazing kasi yan o. Bago na yan eh, bago na itong tubo. Okay. And then, syempre yan, mga jade plant natin. Okay, next naman tayo sa loob ng bahay namin, mga ka-amazing. Konti lang naman. Ay nga pala mga ka-amazing. May isa pa akong papakita sa inyo na love na love na love ko na snake plant. Di ba parang bird's nest to? Bird's nest na dwarf na sansevieria. Ang ganda, di ba mga ka-amazing? Ang dami nagtatanong sa akin kung paano ba daw yan nangyari. Actually, kahit ako hindi ko masabi kasi wala lang, naging ganyan siya. Ayan o. Oh. Ang ganda-ganda niya. Mukha siyang flower sa top. O, di ba? Mukha siyang flower. Ayan. Para daw siyang plastic. Pag may pumupunta dito sa bahay namin, tinatanong ako kung paano ko daw yan ginawa. Eh, hindi ko rin naman sila masagot. Eh, kasi basta tinanim ko lang naman dyan. Tapos nagkaganyan siya. Diba? Ang ganda-ganda niya. Okay, mga ka-amazing. Proceed tayo. So, meron din tayo dito mga ka-amazing na yan, kilala naman natin si Welcome Plant na talaga namang indoor plant siya. Yan. So, dalawa sila. Magka-partner sila doon. Ayan. Dalawa yan. Yung last labas yung salamin yun mga ka-amazing. Yan. Nagpapakitang gilas si Sensation doon. Ayan o. Oh. So, yan yung ating isa pang welcome plant dito sa loob ng ating bahay. And then, proceed tayo sa aming ako baka makalat. Hindi naman. Yan. Sa loob ng aming bahay, mga ka-amazing. Ayan. So, pakita ko muna. Ayan. Ayan. Mga ka-amazing. Sorry, medyo madilim. Buksan natin ilaw. Ayan. Ayan. Artificial plant lang din to, mga ka-amazing. Pero ito, yan. Snake plant. Yan, tulad ng sinabi ko, mga ka-amazing, ang mga snake plant, yung para sa akin, yung pinaka-best indoor plant at saka mga photos. Kasi sila talaga yung nabubuhay at talagang matagal yung ano nila pag indoor. Hindi sila basta-basta namamatay. Grabe. Sabagay, kahit naman sa outdoor, kilalang-kilala si snake plant na talagang mabilis, mabuhay at gumanda. Ayan o, ang laki nito mga ka-amazing. And ito yung aking photos. Ayan. Medyo maganda na yung photos ko dyan. Ayan. Nasa water yan mga ka-amazing. Nandilagyan ko ng mga holen. Ayan. Sa kabilang side, ganun din. Meron din akong photos. Ayan. Okay na siya. Ayan. Medyo may mga tumutubo na siyang ano. Kasi mga 1 week na rin yan dyan, mga ka-amazing. At ang huli natin, mga ka-amazing, syempre, snake plant din. Ito. Ayan. Snake plant. At yung kakabila, snake plant. So, yan lang, mga ka-amazing, yung aking mga indoor plant. Yan mga ka-amazing, bago ako magpaalam, shout out sa inyo po muna. So first of all, shout out po, yung minention ko kanina, yung pong binilihan ko ng ating aquarium at po yung ating isda na flower horn. Maraming salamat sa pagbigay ng malaking discount sa Pet Hub po, yung located po sa Chaong Quezon. So ilagay ko po ang kanilang Facebook page dito sa screen. Ayan, kung naghahanap po kayo ng murang aquarium at mga tropical fish. And then, shout out po ulit sa Bring It On! So, delivering your needs. Especially kay Miss Jessa. Maraming salamat, Miss Jessa, sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Siyempre, sa inyo mga ka-amazing na patuloy na sumusuporta at lagi pong nanonood ng aking mga vlog. Kasi alam nyo mga ka-amazing, na-monetize po ang aking channel. Maraming salamat po talaga kasi na-reach po agad natin ang requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at yung parang akala ko imposible na ma-reach ko ng ganung kabilis lang yung 4,000 watch hours. Grabe, hindi ko talaga akalain na agad-agad mamomonetize ang ating channel. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga ka-amazing. Thank you so much and God bless. Yan mga ka-amazing, tapos na ulit tayo sa ating vlog. Maraming salamat mga ka-amazing sa muli niyong pagsama sa ating vlog today. At ikaw ka-amazing, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe, Amazing Rage Vlog. At para ma-notify ka sa aking mga susunod na video, i-click mo ang notification bell at please pakilike na rin po ang video na ito. Maraming salamat!